welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang ikawalong kabanata ng ating story. Alas 9:15 na ng umaga nang lumabas kami ng kanto. Umaambon pa din, kaya talagang iyahatid ko si Maxine sa sakayan ng bus. Sakto naman na may jeep na dumaan. Sumakay kami agad ni Maxine at nagbayad ako. Naku, ako na Byron. Inabala na nga kita, gumastos ka pa. Okay lang, ate. Nakapunta na ba si Jane dito? Tanong ni Maxine. Naku, hindi pa nga eh. Nahiya kasi akong dalhin siya sa amin. Maliit lang kasi yung bahay namin eh. Nakita mo naman, di ba? Hindi tulad sa inyo. Eh bakit alam niya paano makapunta dito? Tinuro ko lang sa kanya dati nung bago pa kami. Tsaka pag nagtitext ako sa kanya, pag nasa biyahe ako, siguro nalaman niya na yung mga landmarks. Pero di yun nakarating dito. Nakakahiya, pangit ang bahay namin. Naku naman, Byron. Wala naman sa laki ng bahay yun eh. Hindi naman tayo pare-parehas ng pinagsimulan. Kaya huwag kang mahiya. Ang sagot naman ni Maxine. Kahit pa ate, ang yaman ng pamilya niyo. Mali yan. Naku eh, sa sipag mong mag-aral, sigurado one day, makakaalis ka rin sa hirap. Sana nga ate, sagot naman ni Byron. Ilang minuto lang ay bumaba na kami ni Ate Maxine. Malapit lang ang sakay ng bus. Nilalakad ko lang yun minsan pag umuulan. Umaambon pa rin, kaya sumilong kami sa waiting shed. Nakasuot ng hapit na pantalon si Maxine at blouse na medyo fit, kaya halata ang mga kurbada ng katawan nito. Ito siguro ang dahilan kung bakit ang mga tambay malapit sa waiting shed ay malagkit ang tingin sa kanya. Okay na ako dito. Salamat sa paghatid mo, Byron, ha? Bumulong ako kay Maxine. Naku, ate. Hindi kita iiwan dito, no? Ang daming bastos dito. Bakit? Mahinang tanong ni Maxine. Gusto mo, ikaw lang yung nagpapakasasa sa akin, no? Gumiti siya, kaya napatawa na rin ako. Walang masyadong bus na dumadaan ng oras na yun. Isang lumang pickup truck ang huminto sa amin. Walang tint ang sasakyan, kaya tanaw ko agad ang babaeng nakaupo sa passenger seat. Si Aling Shena, nanay ng classmate ko nung elementary. Uy, Byron, saan balakad mo? Tanong nito. Magandang umaga po, Aling Shena. Binati ko rin si Mang June na asawa niya na nagdadrive ng sasakyan. Sinabi ko sa kanya na papunta ako sa lugar nila Jane. Tamang-tama, yung pagdadalan ko ng isda, yung Korean restaurant, malapit doon. Alam mo ba yung kitchen sa may Pag-asa Avenue? Di ba malapit lang yung pupuntahan mo doon? Ang wika naman ni Mang June. Ay opo, kaso may kasama po ako eh. Sagot naman ni Byron. Girlfriend mo ba yan? Walang kaso, iha. Kasya naman tayo dito eh. Sa madaling salita, umangkas kami kina Mang June. Ayaw pa nga ni Maxine eh. Pinipilit niya na siya na lang ang babiyahe. Pero hindi naman ako papayag noon kasi baka mailang siya kina Aling Shena at Mang June. Magkatabi kami ni Maxine sa backseat at panay naman ang kwento ng mag-asawa. Naku, iha. Ang swerte mo dyan kay Byron. Mabait na, matalino pa. Naku, hindi naman po, Aling Shena. Salamat nga pala sa ginawa mong laro ang kotse para sa bunso ko, ha? Gustong gusto. Sabi nga sa akin, paglaki niya, magiging engineer daw siya kagaya mo. Ang wika naman ni Mang June. Yung mga tira-tira ko kasing pyesa sa mga project ko sa school ay ginagawa kong laruan para hindi masayang. Tsaka mahilig talaga akong magbuting-ting.
Kailan ka ba gagraduate, Byron? Tanong ni Aling Sheena. Next year po. Ang tagal nga eh, naiinip na ako. Malapit na yun. Konting tiis na lang. Inip na nga po ako eh. Gusto ko na makapagtrabaho para hindi na maglabada si nanay tsaka si tatay. Matanda na rin kasi eh. Oh, kita mo, Neng? Tumingin si Mang June kay Maxine na nakikinig lang sa amin gamit ang rearview mirror. Jackpot ka dyan sa boyfriend mo. Napakabait na anak niyan. Naku, naalala ko pa dati. Kasama ka lagi ng nanay mo pag naglalako siya ng suman. Tuwang-tuwa kami sa'yo noon kasi kumakanta-kanta ka pa habang naglalakad. Tapos ang sabi mo, kaya ka kumakanta para maubos na agad yung tinda nyo at nang makauwi na kayo ng nanay mo. Ang wika ni Aling Sheena. Hindi ko na humatandaan yun, Aling Sheena. Napansin kong nakangiti si Maxine. Singer ka pala, Byron eh. Sample naman. Sabay tawa ni ate. Hindi na ako nakareact kasi hindi pa pala tapos si Aling Sheena. Alam mo ba, iha? Yung mga bata sa lugar namin, ang uhusay sa mat. Alam mo kung bakit? Kasi yung si Byron, pag walang ginagawa yan, gustong-gusto niya nagtuturo sa mga bata na naglalaro dun sa likod ng eskwelahan. Yung ibang mga tambay nga, kahit matatanda na, nakikisali pa kunwari para lang maturuan sa mat. Bumulong si Maxine sa akin. Turuan mo naman ako, sir, oh. Natawa kami parehas. Naku naman, Aling Sheena, tama na ngayong build-up niyo sa akin. Baka hindi na ako hiwalayan nito eh. Sinakyan ko na lang din ang mga sinasabi ni Aling Sheena. Naku, Neng, huwag mo nang pakawalan yan. At sigurado akong maganda yung kinabukasan mo dyan kay Byron. Ang singit naman ni Mang June. Marami pang kwento at biroan ang naganap sa sasakyan ni Mang June. Hanggang makarating kami sa restaurant na pupuntahan nila. Doon na kami bumaba ni Ate Maxine. Nagpasalamat kami sa kabutihan ng mag-asawa. Tumila na ang ulan. Mula sa binabaan namin ay pwede nang lakarin ang bahay nila Jean. Thank you sa paghatid ha. Ang dami kong nalaman sa'yo. Tuwang-tuwa ka naman. Hindi ka ba napapagod niyan? Paghatid mo sa'kin, mabiyahe ka na naman ng malayo. Sanay na ako, ate. Matagal naman na naging kami. Patuloy kami sa paglalakad papunta sa kanila. Gusto mong magmerienda muna? Para makapagpahinga ka na kaunti. Nandiyan kasi sila mama sa bahay. Hindi ka komportableng pumunta doon lalo't wala si Jean. Tumuloy ba talaga si Jean sa Naga, ate? Tanong ko. Oo. Inihatid siya ni mama kaninang madaling araw. Grabe. Sabi ko huwag na siyang tumuloy, lumakad pa din pala. Di ba as of last night, hiwalay na kayo? So wala ka ng say doon, no? Well, tama naman. Pero bakit mo kailangan yung susi? May tao naman pala sa inyo, ang layo pa ng binyahe mo. Kaya nga since hanggang Monday pa sila dyan, ako muna aalis. Kailangan lang may dala akong susi para kahit ipauwi ko na lang kay mama yung susi ko. Ipaduplicate ko na lang to pag kailangan na ni Jane. What? Tanong ko. Ayokong mag-stay dyan nang nandyan sila mama. Gusto kong umalis, tapos babalik ako pag wala na sila. Ang wika ni ate. Bakit? Kayo nga din nadalaw niya dyan, diba? Lahat tayo may sikreto, Byron. Tsaka, kaya nandyan yan kasi check up nila ng tita ko ngayon, tsaka bukas yata, doon sa may St. Luke's. Sorry kung panay ang tanong ko ha.
So, saan lakad mo niyan? Hindi ko pa nga alam eh. Tropa, siguro. Mga ilang metro na lang ang layo namin sa gate ng apartment nila. Huminto ako sa paglakad dahil ayokong may makakita sa aming magkasama. Nang may maisip ako bigla. Ate, doon sa bookshelf niyo may book doon ng programming in C. Sa hilera ng Harry Potter collection ni Jane, pwedeng pakuha, kailangan ko kasi eh. So di ka napapanik? Tanong ni ate. Oo eh, tsaka pwede bang dito na lang kita antayin? Ayokong makita tayo ng bantay niyo na magkasama eh. Baka kung ano pa isipin nila, eh wala pa naman si Jane. Ah, sure. Can you wait for 15 minutes? Kasi aayusin ko pa yung mga damit ko eh. Hindi ako dyan matutulog. Pumayag ako at naghintay kung saang lugar niya ako iniwan. Naisip ko si Jane. Tumuloy pa rin kahit nag-away na kami. Nakakainis lang din na inilihim niya sa akin yung trabaho niya sa Singapore. Alam naman niya na ayoko ng LDR at may isang taon pa ako sa college. Mga ilang minuto pa, ay bumalik na si Maxine. Dala ang backpack at ang librong pinakuha ko. Pansin ko na nakasimangot siya. Oh, ganda, bakit ka nakasimangot? Pagbibiro ko. Bad trip tong si girlie eh. Nakita ko pa na ikuha ng picture niya gamit yung digicam ko. Buti kong kagandahan. Nakuyaan mo na, papangit ka niya ni. Oh, eto na yung libro mo. Inabot ko ito at kinuha ang nakaipit na puting sobre. Inabot ko ito kay Ate Maxine. Oh, para sa'yo, sabi ko. Ano to? E di buksan mo. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasulat sa mga papel sa loob nito. Napanalunan ko yan sa isang quiz bi last month. Surprise ka sana kay Jane sa graduation niya eh. Kaso naghiwalay na kami, so sa'yo na lang. Wow! 3 days and 2 nights package sa Corredor Island? I love this. Eh, sabi mo gusto mong umalis dito this weekend, di ba? O yan, tawagan mo na lang yung hotline nila para malaman mo kung may available pa. Hindi pa ako tapos magsalita, ay nilabas na ni Maxine ang cellphone niya at tinawagan ang hotline. Meron pa raw today, so pwedeng gamitin. 2 p.m. daw last pickup ng ferry sa may CCP. Ano, okay ba? Paano? Uwi na ako, enjoy ha? Pagpapaalam ko kay Ate Maxine. Wait. Para sa 2 tao ito, right? Tanong niya. Yup. You can bring a friend. Ikaw na lang. Sama ka please. Nagulat ako at hindi ko naisip na ako ang aayain niya. Nakoy, wala akong dalang damit. Sabi ko. 11:30 a.m. pa lang. Aabot tayo ng 2 p.m. sa CCP. Kahit tumaan tayo sa mall para bumili ng damit mo. Eh, wala akong pera. Pautangin mo ba ako? Sabi ko. Libre ko. Sagot naman niya. Nauutang lang, ayoko ng libre. Ang arte? O sige na, basta sumama ka lang. Tsaka ate, peram ng cellphone mo. Wala akong load eh. Tatawagan ko lang sila nanay, sabihin ko sa Lunes pa uwi ko. Sure. At tumawag si ate ng taxi. Parang bata si Maxine. Naabot langit ang ngiti at excitement. Ako rin naman ay excited na kung ano ang mangyayari sa amin doon. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.